Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw, pag-usapan natin ang updated guidelines on loyalty cash award o LCA. Ang pagbabayad ng loyalty cash award ay napapailalim sa mga patnubay na itinakda sa ilalim ng CSC Memorandum Circular Number 06, Series of 2002, COA Circular Number 2013-06. Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw, pag-usapan natin ang updated guidelines on loyalty cash award o LCA. Ang pagbabayad ng loyalty cash award ay napapailalim sa mga patnubay na itinakda sa ilalim ng CSC Memorandum Circular Number 06, Series of 2002, COA Circular Number 2013-003, na may petsang Setyembre 18, 2013. Deped Order Number 53/2003 dated June 24, 2003, at Deped Memorandum Number 54, Series of 2015 na may petsang December 8, 2015. Ano ba ang loyalty pay? Ang loyalty pay ay ibinibigay sa lahat ng qualified permanent teaching at non-teaching personnel na naglaan ng 10 taon ng tuloy-tuloy at kasiyahang serbisyo sa gobyerno. Ang isang opisyal o empleyado na nagkaroon ng pinagsama-samang hindi hihigit sa 50 araw na autorisadong bakasyon na walang bayad sa loob ng 10 taong panahon ay dapat ituring na patuloy na nagseserbisyo para sa layunin ng pagbibigay ng loyalty pay. Sa parehong paraan, ang isang opisyal o empleyado na nagkaroon ng pinagsama-samang hindi hihigit sa 25 araw na autorisadong bakasyon na walang bayad sa loob ng 5 taong panahon, ay maaring maging kwalipikado para sa 5 taong milestone loyalty award. Ang patuloy o kasiyahang mga serbisyo sa pamahalaan para sa layunin ng pagbibigay ng nasabing benepisyo ay dapat magsama ng mga serbisyo sa isa o higit pang mga ahensya ng gobyerno nang walang anumang agwat. Loyalty Cash Award, LCA, Rates. Ang mga sumusunod na rate ay dapat i-apply sa pagbibigay ng loyalty pay. Ano ba ma-avail ang loyalty pay? Para ma-avail ang loyalty pay, mangyaring isumite ang mga kinakailangang dokumento sa Human Resource Management Office ng iyong division, ang mga sumusunod. Photocopy of the original appointment paper as a permanent employee. Updated service record and LBP account number, salary, at pangalan ng paaralan. Ang mga kwalipikadong tauhan sa ilalim ng Schools Division Office proper, elementary schools, at senior high schools, ay babayaran mula sa ipon ng ahensya, habang ang mga kwalipikadong tauhan sa ilalim ng junior high schools, ay kukunin mula sa ipon ng paaralan, na napapailalim sa karaniwang pagbabudget, accounting, at auditing mga tuntunin at regulasyon. Ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangan para sa maayos at kumpletong disbursement ng pondo. Signed and approved disbursement vouchers, DV. Signed and approved general payroll. Obligation request and status, ORS. Master list of qualified personnel, duly certified by the school heads or officers in charge. Aggregate number of leave of absence without pay, LAWOP, duty certified by the school's heads or officers in charge and verified by the head of the personnel unit. Sa muli, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito,
Please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga video.